Welcome back sa ating malupitan tutorial na naman. Okay. So, yung tutorial natin ngayon is based about kung paano pataasin yung APU graphics card or yung mga AMD user dyan. At the same time, kung paano tanggalin yung usable memory sa mismong unit na ginagamit nyo kapag naka-APU kayo or AMD yung processor nyo. Madalas nangyayari to sa mga AMD. So, in this tutorial, ituturo natin kung paano pataasin or paano palakasin yung built-in graphics ng mga APU nyo like Athlon, AMD A4, A6, A8, A10, at Ryzen. Ayan. First procedure, syempre, pupunta tayo sa reg edit. So, in this step, patataasin muna natin yung processor graphics card ng mga APU natin or yung mga AMD natin. So, kagaya ito nung procedure na ginawa ko sa tutorial about Intel. So, marami kasi nagtatanong sa akin, Sir, paano ba yung ganito, paano ba yung ganyan? Yung iba, nagawa nila yung procedure para sa Intel. Pero pagdating sa AMD, nangangamote sila. Okay? So, eto na, ituturo na natin kung paano gawin yun sa AMD. Halos kaparehas lang din naman. Ang kinaibahan lang, AMD yung hahanapin natin instead na Intel. Okay? Reg edit, hahanapin nyo yung HK local machine. Pag nasa folder na kayo ng HK local machine, hahanapin nyo yung software. Sa loob ng software, instead na Intel, configure natin. Sa loob ng Intel, gumawa tayo ng GMM folder. Then, naglagay tayo ng dedicated segment size na DWORD 32. So, pag nandito na tayo sa loob ng AMD folder, sa reg edit nyo, i-right-click nyo, kasi wala pa laman yan. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng panibagong folder sa loob ng AMD folder na yan. Right-click nyo, then click New. Type is key, may lalabas na new key number 1. Ang gagawin nyo lang naman dyan is i-rename nyo into GMM. Parang ganyan lang. Kapag nakagawa na kayo ng GMM folder sa loob ng AMD na to, i-click nyo yung GMM na folder na yan, pupunta kayo sa right side dito, i-right click nyo, gagawa tayo ng DWORD 32. Right click, new DWORD 32-bit value. Then, i-rename nyo yung ginawa nyong DWORD 32-bit value into dedicated segment size. Let's say na 4GB yung pinaka unit RAM nyo, ang gagamitin nyo lang is 256. Kapag naman 8GB yung pinaka RAM nyo, ang gagamitin nyo lang is 1024. Kapag 16GB yung RAM nyo, ang gagamitin nyo is 4096. Pag naman 32GB yung RAM nyo, ang gagamitin nyo is 16GB or half ng kabuang RAM na meron kayo. Okay, in my case, meron lang akong 8GB dito sa mismong unit na kung saan gumagawa tayo ng tutorial. So sabi ko nga, ang 8GB dapat 1024 lang ang gagamitin natin. So, babalik tayo sa reg edit sa ginawa nating DWORD 32 na dedicated segment size. I-right click natin, pipiliin natin yung modified or pwedeng double click para lumabas ito. In this procedure, kapag lumabas na itong window na to, ilalagay na natin kung ano yung gagamitin nating RAM. So, meron akong 8GB, so 1024 ang gagamitin ko dito. Then, click OK. So, ganun lang kasimple kung paano pataasin yung pinaka built-in na graphics ng mga AMD. Okay? So, parang Intel lang din. Yung ginawa natin before, ganun na ganun lang din. Ang pinagkaiba lang, nasa AMD folder tayo instead na Intel. Merong procedure dun sa mismong BIOS kung paano paganahin itong nilagay nyo sa reg edit.
syempre gagawin nyo rin yung ginawa nyo like before dun sa Intel, yung settings ng shared memory doon sa BIOS, i-configure nyo rin. So let's say na nagawa nyo na yung reg edit, nalagay nyo na yung dedicated segment size at saka yung RAM na gagamitin nyo. Pupunta kayo sa mismong BIOS, hahanapin nyo lang yung chipset settings, then i-click nyo yung share memory. Instead na naka-auto, mamimili kayo kung ano yung size na gagamitin nyo dito. Instead na auto, i-click nyo lang naman yun. Then lalabas na yung mga choices ng MB na pwede nyo gamitin or i-share dun sa mismong unit na meron kayo. Let's say na meron ditong 512, 1024 hanggang 2GB. So maximum lang naman na lumalabas dito is hanggang 2GB. So huwag nyong isasagad. Let's say na meron kayong 8GB, gamitin nyo lang is at least 1024. So gagamit lang kayo ng 2GB dito kapag nasa 16GB RAM na yung mismong unit nyo. Let's say na APU user kayo, hindi nyo kailangang isagad dito sa share memory. Doon lang tayo sa medium, sa hindi siya magiging pabigat. Ganun lang naman ang paggamit ng share memory. Let's say na nagawa nyo na yung procedure sa BIOS, bumalik na kayo dito sa mismong desktop, tumaas na yung pinaka DX diag nyo. Mapapansin nyo naman, nag-take effect na yung ginawa nyong procedure na to kapag dumagdag na yung VRAM dito sa mismong DX diag nyo. Ganun lang kasimple. So ang target kasi ng procedure na to sa Intel at AMD is pataasin yung display memory na VRAM. Okay? Ngayon, nagawa na natin yung procedure about AMD. So wala namang pinagkaiba yung procedure na to sa Intel eh. Kaya medyo bibilisan ko lang na onte. So magpo-proceed tayo kung paano tanggalin yung usable memory dito sa unit na meron kayo. Gagawin nyo lang naman is pupunta kayo sa reg edit. Pag nasa reg edit na kayo, hahanapin nyo yung system dito sa loob ng HK local machine. Pag nasa HK local machine na kayo, hanapin nyo sa bandang baba yung system, i-expand nyo, then nahanapin nyo yung current control set. Expand nyo ulit yung current control set. Then, makikita nyo sa ilalim niya yung control. I-expand nyo ulit yung control. Then, nahanapin nyo yung session manager. Ayan, sa bandang baba. Kapag nahanap nyo na yung session manager, i-expand nyo yung session manager, hahanapin nyo naman ngayon yung memory management. Pag nasa loob na kayong memory management folder, hahanapin nyo naman dito sa bandang kanan niya yung clear page file at shutdown. Okay, kung mapapansin nyo, yung clear page file at shutdown is naka-0. Ibig sabihin, naka-default pa siya. Wala pang nagagawang configuration. So, ang gagawin nyo lang naman is i-right-click, i-modify, or i-double-click. Then, lalagyan ng value na 1 para mag-take effect yung reg-edit config na ito. Then click OK. Yung ibang procedure naman para mag-take effect ito is pupunta kayo sa msconfig Windows R, then msconfig. Sa loob ng msconfig, hahanapin nyo yung boot. Pag nasa boot na kayo, click nyo yung advance. Then dapat naka-uncheck ito, yung maximum memory. So sa first time kapag nagpunta kayo dito sa option na to, naka-0 pa itong nasa ilalim ng maximum memory. Dapat i-check nyo muna yan para lumabas yung kabuang size ng memory card na meron kayo. Then kapag lumabas na yan, tsaka nyo i-uncheck. Ganon din dito sa number of processors. Ang gagawin nyo, check nyo muna, then i-max nyo kung ano yung cores or ilang cores yung meron sa unit nyo. Then i-uncheck nyo ulit. Then click OK. Click apply, then OK. Restart the system. So pagbalik nyo dito sa mismong unit, mawawala na yung usable GB or RAM na meron kayo. Ganun lang kasimple. So hanggang dito na lang. Salamat sa panunood.